Hi guys, for today's video, another daily morning routine na naman ang ganap ng madam nyo. Pero bago nga ang lahat ay gusto ko muna kayong batiin ng panibagong umaga, panibagong pag-asa para sa katulad kong mga nanay na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. At dahil back to school na nga ang mga estudyante, ay back to normal na naman nga ang aking daily routine. At talaga namang napakabilis nga ng panahon guys. Nung nakaraan lang ay 2023 lang. Ngayon ay 2024 na ga. At panibago na namang yugto ng ating mga buhay. Panibagong pakikibaka at panibagong pagharap sa hamon ng buhay. Kaya sana lahat ng ating mga problema at mga pagsubok ay ating malampasan. Nalampasan natin yung taong 2023. Ngayong 2024 ay malalagpasan nga din natin yan. Talaga namang napakabilis nga ng panahon. Nung nakaraan nga ay nasa Taiwan pa ako, ay ngayon halos 2 taon na nga ako dito sa Pilipinas. At para nga lang dumaan yung bagyo ay mag-iisang taon na nga rin akong full-time housewife at full-time mom sa aking mga anak. Dati-dati nga nung may business pa nga ako ng ukay-ukayan, eh sabi ko nga hindi na ako mag-aasawa. Akala ko talaga ay habang buhay na nga akong single mom. Pero dahil nga may isang taong dumating sa buhay ko na hindi ko naman hiniling pero kusang dumating. At ngayon nga ay mag-iisang taon na nga kami at napakabilis nga ng panahon. At sa isang taon nga naming pagsasama ay wala namang naging problema at ako nga lang ang problema ay napakaligalig ko nga. Laking pasalamat ko talaga sa aking partner at hindi nga ako nagkamali na makisama nga sa kanya. Tinanggap niya nga ako kung ano ako at tinanggap niya kung ano yung bad side ko at lalong-lalo na yung mga anak ko ay minahal niya nga na masigit pa sa akin. Hindi ko rin nga talaga naisip or inexpect na mayroon pang mga lalaking katulad niya. Pero swerte ko na nga dahil natagpuan ko siya. Kaya sa katulad kong hindi nga sinwerte noon sa mga partner nila, huwag nga kayong mawawala ng pag-asa at huwag nyo ngang hanapin. Kusang darating yan kung talagang para sa iyo ay para sa iyo. Medyo napahaba-haba na nga pala ang aking kwento sa inyo. Balik na nga tayo dito sa aking video. Nagpaligo nga pala yan sa akin si Diane at nagpapabebe nga siya. Ngayon nga lang siya papasok guys kasi nga nung unang araw ay nilagnat nga siya kaya hindi nga siya nakapasok. Pagkatapos ko nga siyang mabihisan dyan ay nilagyan ko nga siya ng sunscreen sa kanyang mukha dahil nga nagsasunburn nga siya. Nagbabalat-balat na nga ang kanyang mukha dyan dahil napasobra nga ang pagligo nila sa dagat. Masyado nga silang napababad ng matagal doon at sobrang ang init. Matagal-tagal na rin kasi nung huli nga kaming naligo ng dagat kaya ayan, sabik nga silang maligo. Pagkatapos ko nga siyang malagyan dyan ng sunscreen ay ito namang buhok niya ang inasikaso ko. Sinuklayan ko nga muna siya pagkatapos nga ipinuyuran ko nga siya. Simpleng puyod nga lang ang nilagay ko sa kanya guys dahil nga tinatamad ako magpuyod. Pagkatapos ko nga siyang mapuyuran dyan, ay nilagyan ko na nga siya ng medyas. Pagkatapos nga ay sinapatpusan ko na. Dinakdakan ko pa nga yan siya dyan guys at talaga namang napakakulit at napakatigas ng kanyang ulo. Nung masapatpusan ko na nga siya, ay lumabas na nga rin kami kaagad. O siya, hanggang dito na lang muna.